dati kong boyfriend. Hanggang ngayon, nasapok na ang nanay ng anak. Oh. Hi. It's the way life changes when in love, yeah. I turn on my soul with the positivity. I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still finish in one, yeah. Oh, oh. Memories we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to my mind. Hello, classmates. Hello, everyone. Hello, Philippines. And hello, world. So, may mga nakapanood din sa ibang ano eh, sa ibang places ng binavlog. Of course, ni Teacher Ebs. Ayan, medyo parang antok pa ako. Nagising lang. Naka-edit na, pero nagising lang. So, naisipan ko mag-vlog. Hindi rin lang kasi makatulog. So, kanina kasi, ano, birthday kasi ng nanay ko tomorrow. Kaya kanina, ayun, nag-ano kami, nagpunta na kami doon sa Tayabas. Malapit lang naman, 30 minutes away from here, ano. And, tinry lang namin kung makakapunta kami. Sorry. Yun nga sabi ko, pinatanda ko yung sarili ko para yung anak ko maging, ano, maging maliidad na rin. Kasi baka hindi kasi payagan na mag-travel using public ano transportation. Eh, wala, no choice naman kami, kundi ganun lang talaga. Eh, hindi naman complete yung ano ko. Kasi gusto rin nilang makita, syempre, si Ivan. So, ayun. Pinilit ko siyang maisama. And, ito po yung nangyari. Finally, here we are now. Maganda ko tayo tatlo lang pasahero. Tatlo lang kami pasahero. At pinili nila sa huli. Kaya para ano ni Ivan? Ido, pag si Ivan ay tayo yung sakyan na. Sana. Awan, sa sulat niya. Pwede 22 na? Feeling ko ay ano. Ilan taon na? 23. Nung pala kong ID. Oh, sorry. Sasabihin ko. Wala, nagbalita sa akin. Wala, limutan ko tuloy yung sasabihin ko. Nakagawa sa mga ito. Pero ito mali yung mama. Tapos kaming bumiyahe. Basta mga ano yun, mga 30 minutes. And then, bumila lang kami ng cake, pero wala na, hindi na kasama yung dito kasi nilive ko na lang po yan. And then, nag-tricycle ulit kami kasi our place kasi is not in the main town of Tayabas. So, ano siya, one of the barangays na papunta namang Manila, way to Manila. So, sumakay na kami ng tricycle. Pero pagdating dun sa bahay na tinitirahan ng nanay ko sa kapatid ko, wala dun ang nanay namin. So, kaya ang ginawa namin, iniwan na lang namin si Ivan doon. Tapos kami, dumiretso kami doon sa medyo ilaya. Ganun kasi sa Tayabas, may ilaya at saka ibaba. So, iniwan namin si Ivan sa ibaba. Doon sa talagang tinutulugan ni nanay, na kasama yung kapatid ko at saka yung family niya. And then, kami naman, dumiretso kami ni Shawen doon sa ano, sa pinupuntahan ni nanay pag gusto niyang mapag-isa. Gusto mapag-isa para. Doon kasi yung ano, yung palayan. Yung tsaka yung mga prutas-prutasan ganun. May dampa doon na mas gusto ko pumunta doon kasi malamig sa dampa. Kaya eto na po yung pagpunta namin doon sa dampa. Alam nyo, naglakad kami, hindi naman kami naglakad, sumakay kami ng tricycle tapos bumaba kami yung medyo mga siguro 20 steps na lang para hindi niya mahalata na nandun na kami. Tapos ito po yung nangyari. Kami na lang ni Shawe, na iwan namin si Ivan sa baba. Dito na kami. Kaulan! Saan dito? Ang pinahangay. Kasi kaya gusto ko dito. Kahit sa mga bata ay nagpunta ako. Ayos lang. Bihendaan. Pwede naman magbunala yung bag na ng baby. Mamas ko po. Mamamas ko po. Ah! Kumusta? Namamas ko po. Sino kaya nang namamas ko? Adok mamas ko. Ano nanay? Namamas ko po. Naulan dito. Ano sa dito? Wala sa dito.
Ba't na ulan? Anong gusto nyo? Mag-init ako ng tubig? Bakit? Ano ba? Yung masaya lang. At saka, sanay ako sa buhay na payak. Yung buhay sa bukid, yung ganun ang setting, naglalakad, may nilalakaran, may dampa, ganun lang. Maaliwalas. Hindi nga lang talaga kami nakalabas kanina kasi umuulan. Umuulan sa Tayabas. Ewan ko, galing namin dito mainit eh. Super mainit. Pagdating namin dun, umuulan. Kaya andun lang kami sa loob ng dampa. Hindi kami nakalabas. Kung nakalabas sana, hindi. Makapunta kami doon sa may palayan man lang. O doon sa may mga putas. Hindi rin kami nakapagmura. Ayan. Tawag kasi sa Tayabas is mura. That is buko. Balak namin kasi magbubuko kami. Magmumura kami. Tapos manunungkit ng rambutan. Ewan ko ba, wala rin bunga yung rambutan. Wala. Walang mga bunga yung mga putas. Bayabas lang yung nakita ko doon. Eh, hindi na ako pumunta sa may gawidong kasi ano siya eh. Ano bang tawag doon? Naked na lupa. Hindi, wala siyang grass. So pag lupa, pag dumaan ka kasi doon, kakapal ng kakapal yung chinelas mo kasi kakapit ng kakapit yung lupa sa chinelas kasi kaya we're not able to go there na. Hindi kami nakapunta doon sa may nature na ambience nung dampa. Nandun lang kami sa loob. Katawanan na lang. Ayun. Tapos ang nanay ko, ganun talaga itsura. Ganun yun sa bukid doon. Pero sanay ako. Kahit ako, pag ako nandun, ganun lang. Susuot ako ng, ano ang tawag doon? Yung tattered, yung sira-sira. Tapos, alam niyo na matatanda, braless yan. Braless. Tapos, nakaano lang, yung mamantsa. Bakit mamantsa? Kasi sa bukid yun eh. Ang nanay ko kasi masipag pa rin. Kahit 81 na siya. Yung masama yun doon sa palayan, medyo gumagawa pa rin. Tapos yung mga tanim-tanim, naggagamas-gamas, hindi pwedeng kunin sa kanya yung mga ganung bagay kasi doon siya sanay. At pag tinanggal yun, nangihina at manghihina. Kaya hindi ko siya maisama dito sa amin na makakasama namin ng matagal. Pag isinama namin ng ganun, ayun na, nagkakasakit na. Yung pala gustong-gusto nang umuwi. Kasi ang gusto siya mag-cultivate doon sa sa may dampa. Nagulat nga ako kanina sa nanay, malinis na ulit ito . Kasi nagamasa niya na naman lahat. Plain na soil na naman yung harapan ng dampa. So, ganun siya. Kaya kanina ang suot niya mancha-mancha. Siguro galing sa palayan. Kasi parang ewan ko ba kung nagpapatanim na ng palay. Kasi nandun yung kuya ko kanina sa palayan. Parang hindi niya tatanim. Ewan ko ba kung anong ginagawa. Basta andun sila. Tapos yun, siya rin yung nagsusupply sa akin ng bigas. Yung bigas namin, yun, binibigyan kami ng bigas ni Aydan. Yun yung buhay na kinalakihan ni Teacher Ebs. Doon po ako lumaki. Kaya sanay rin ako sa mga gawang ganun. Kaya pag inaano nila yung daliri ko, ganun yung itsura. Aba, mahirap yung pinagdaanan yan. Parang ganun ako. Proud ako na naranasan ko lahat yung mga bagay na yun. At hindi ko naman yun inaalisan. At hindi ko kinahihiyan. Doon talaga ako nang simula sa mga ganong bagay na mahihirap. Pag pumupunta ako, gusto ko rin doon talaga sa may banda ron. Actually, before, sobrang layo pa talaga. Kaya lang ngayon, hindi na talaga nila yun napupuntahan din. Okay. Iba na rin kasi talaga. Siguro magubat na yung mga places na talaga. Yung magsinaunang tao, nakakatawa. Kasi yung talagang tandaan ko sinaunang tao, may big kiss sila sa Bewang. Nakita ko na naman hindi na big kiss yung ano ni nanay, yung ano na yung nakatali niya sa Bewang. Tapos, parang ano na nakapagsimula na siya bago ko napansin nagbubukas ng big kiss niya. Kaya ayun, vinilyo ko. Kaya ito mga to, yung mga katatawanan lang. Tapos dun sa pagka-video ko, ito nga yung nakita ko. Ano yan? Pansi. Sarap na itong isang lana. Hindi naman yung ibig. Pansi lang pala yun. Kala ko'y totoo na ay. Tiyak nakasangla ang sing-sing yan. Pambo.
Talaga. Ito talaga. Nanay, nangingitim naman na ito eh. 1, 2, 3, 4, 5 Mm. Utang ko yun ha. Binigyan ako ng pera. Bahala na ako kayo sa iyo. Yung pumunta kayo ka po, binigyan ang pera. Binigyan ako ng pera. Pumunta namin at birthday. Si nanay pa nalaman niya ako bukas. Tapos, oh, binigyan ng pera. Ba't kalamay nanay? Ayun lang. Wala talaga ito. Napakaswerte ko na mga anak. Mas worthy talaga ako. May mga anak ako sa labas na din dinadala ako nito. May anak sa labas na rin. Ito ba kay anak sa labas? Kung alam ko lang na... Talaga nanay, parang ikaw ay... Natakpo ako doon sa mainit para doon... May anak, may kapatid kami sa labas. Doon kami ngayon pito na. Ganda mo talaga, yung nanay. Pito, hindi na nga daw namin yung iba kapatid sa tatay. Abay, meron pa daw sa labas. Iba talaga yan. Kapatid, may anak ako sa labas. Ay, ang turing talaga sa akin ay parang nanay. Biro mo yan? Bibili yan ng pritong manok sa bayan. Nakdan lang ako dito. Galing sa mainit. Lalaki, nanay, babay. Anak mo talaga sa nanay. Ah, mag-asawa? Mag-asawa. Talaga naman. Bukas na rito yun. Sampal talaga yan sa mga anak. Talaga yung mga anak. Ay, hindi nakakapunit. Anong wala sa ibalin anak. Kaya nga ako'y nagpilit po birthday bukas. Iwalan sa sasakyan bukas. Pero ako'y nakaliwalibo. Thank you, Shopee! Ano yung sinasabi mo na lang? Ano sinasabi? Huwag sasabihin sa kanila. Tapos, ako'y nauuuhang mainom. Tapos iba-vlog ko ito. Huwag sinasabihin sa kanila. Pwede ito nanay? Oo. Mapapanood to ni Bea at saka ni Aging kasi iba-vlog ko ito. Huwag ko daw sasabihin sa kanila. Ay, ako yung may trabaho. Ay, ako yung bibigyan. Talaga yung nanay ko. Hindi ako yung umok. Matagal na yan. Sabi ko, tinanong ko yung nanay kung pwede ito. Sabi mo, oo. Talaga naman. Nakainom na ako. Patawa ang nanay ko kung ano-ano mga sinasabi. Yung, ano, exage. Natatawa lang kami, natatawa. And then siya, wow, nakasasiguro mainit. Nainitan din siya, tapos tawa siya ng tawa. Ay, yung bahay nga na, yun din naman niya, yun talagang tinutulugan lagi. Yung dampa. May naka-stack na tubig sa pitchil. Hindi sila nagkaunawaan. Inahiya lang daw si Shawen kasi naamoy niya na iba yung amoy ng tubig. Ayun, tawa sila ng tawa. Kasi nga yung tubig, stuck na doon. So, may amoy na talaga yung tubig. So, yun lang. Masaya lang yung experience namin ni Shaman kasi tumawa kami ng tumawa. Na instead na ako yung magbigay, ako yung binigyan. Kaloka. Okay, yun lang po yung mga nakakatawa. Thank you so much for watching this. Ang payak na pumumuhay ni Eva. Kasama si Nanay.